Hello po! Good morning, good afternoon, good evening. Anong oras mo man po ito pinapanood? Thank you in advance sapagkat nagbigay po kayo ng time and effort. Nagpapasalamat muna po ako sa Panginoon sa pagkataong ito na ayun nga po, may babahagi ko po sa inyo ang ating po magiging message for this time. At sa lahat din po ng mga nakapanood at nakapakinig ng aking pong kwento o testimony sa kwentong may buhay with Pastor Pong Clemente. Salamat po sa lahat ng mga 2.8 viewers sa Facebook at more than 30 viewers sa YouTube. Maraming salamat po sa lahat ng mga naiyak, natawa, or naano po sa aking istorya. Gayunpaman po, it's just an overwhelming for me na makita po yung ganong total of viewers. Doon po talaga sa live streaming, nakakaano talaga, nakaka-overwhelm, medyo nakakaba kasi live yun eh. Wala kang script na aanuin doon, kundi talagang ikikwento mo lang naturally yung pinagdaanan mong mga pagsubok sa buhay, tsaka po sa pamilya. Ayun, so maraming salamat po sa inyo at nawa ay patuloy po kayong pagpalain at ingatan ng ating Panginoon. Hindi pa po tayo tapos. Papunta pa lang po tayo sa exciting part. Okay, ngayon po ay ating pong pag-uusapan ang mensahe na ito na pinamagatang Bahaghari, ang pangako ng Diyos na kapayapaan at pagbabago. Kunin ko lang po yung aking ito, yung mouse. Sabi buti't kinuha ni Papa, itatapon daw sana to sa bangko. Sayang naman at gumagana pa. Okay, ngayon po ay ating pong pag-uusapan nga ang salitang Bahaghari. Ano po sa English ng Bahaghari? Kung ang sagot po ninyo ay rainbow, tama po kayo. Yun po ang tamang sagot, rainbow. Ngayon pong June or every month of June ay ginaganap po sa buong mundo ang tinatawag na Pride Month, na kung saan ito po ay isineselebrate o isinasagawa ng mga LGBTQIA+ community. So alam niyo naman po kung sino po sila. At nakikita po natin kadalasan sa kanila na may hawak silang rainbow flags or any kind of flags na may iba't ibang kulay. Ibig sabihin daw iyon para sa kanila is equality o pagkakapantay-pantay. Ngunit hindi po yun ang pag-usapan natin. Kundi ito po, may mga subcategories tayo. Ano po ba yung rainbow in scientific definition? Ayon po sa Merriam-Webster, ang rainbow or bahaghari sa Tagalog ay tila isang arko na may iba't ibang mga kulay na nagpapakita lang kadalasan pagkatapos umulan dahil sa refraction at reflection ng sinag ng araw na siyang tumatama sa raindrops or atmospheric conditions, doon po nagsistart magka-rainbow. Ayan, tinagalog ko na para po maunawaan ng ating mga Filipinos. Ayan. Ayan naman po yung English version para sa mga foreigners na nanonood sa atin. Wow, foreigners. Ayan. Yan po yung sabi po sa Merriam-Webster. Nakikita po natin kadalasan yung rainbow kapag kayari ng ulan o kaya pagkayari ng isang malakas na bagyo. Makikita natin may rainbow na laang. Yun. Ano at saang mga bagay nakikita ang mga rainbow colors? Doon sa clouds. O sa pagkatapos ng ulan, may mga nakikita din tayo mga strange things doon sa langit o sa kalawakan. Yung mga clouds doon ay nagiging rainbow minsan. It's dahil yan po sa araw, doon sa reflection o sa refraction. Doon sa CD tapes, nakikita po natin sa likod ng CD yung kulay silver. Diba nakikita natin doon yung rainbow? The number 3, disco lights or yung LED lights. Doon natin nakikita sa mga concerts, sa events, etc. Doon din sa mga Crayola, doon sa mga paintings, pagka nakukulay tayo or nagmimix tayo ng mga colors. Doon sa mga spilled gasoline, yung mga natatapong gasolina sa lupa, pagka na-reflect yan ng araw o kahit hindi, nakikita natin doon yung ano niya, rainbow, di ba, yung color. Sa TV stations, yung pagkatapos ng umere yung isang istasyon sa TV, may ano yan, yung mga rainbow. Then, sa mountains and waterfalls,
Lalo tigit nakikita yan ng mga mountaineers or mga hikers. O kung may mga dadagdag pa po kayo, i-comment lang po natin yan sa ating mga comment sections. Trivia. Makikita po sa isla ng Kauai sa Hawaii ang mga rainbows. Kung sa mostly maulan daw po doon, kaya pagka umaaraw doon, puro mga rainbows ang nakikita. Kaya po binansagang rainbow capital of the world ang bansa, di ko kung bansa ba to o lugar. Kasi part siya ng Amerika, yung Hawaii. Okay, when it comes on human definition, ano po para sa kanila ang rainbow? Ayan, magbabasa na tayo ng English. Rainbow is a sign of hope, the beauty after the storm, a pot of gold and good fortune at the rainbow's end. For many, a rainbow carries a personal symbolic meaning, representing inclusivity and diversity, an all-embracing image of love and friendship. Ito din ang maaaring maging definition ng rainbow para sa iba. Ito raw ay sumisimbolo ng bagong pag-asa, may maganda sa likod ng pangit, magandang kinabukasan. Mayroon din daw itong personal meaning na kung saan lahat ng tao ay mayroong pagkakapantay-pantay o equality sa kabila ng kanilang pagkakaiba. At ito raw ay larawan ng pag-ibig at pakikipagkaibigan. Yun ang ating pong definition sa source na yun. Ang source po nito ay mula pa po sa onoursleeves.org. Kaya para di tayo ma-plagiarize. Okay. Ano nga po ba ang rainbow in biblical definition? Yan, babasahin po natin ngayon ang Bible verse na ito. Sa Genesis chapter 9 verses 8 to 17. Excuse me. Okay. Sabi po dito sa verse natin, sa Genesis chapter 9 verses 8 to 17, sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayun din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, sa mga ibon, pati sa mga amot maiilap na hayop na kasama nyo sa barko. Ito ang aking pakikipagtipan sa inyo. Kailan may hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha nagugunaw sa daigdig. Malinaw po yan. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang bahaghari, maaalala ko ang walang hanggang tipa na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa lupa. Yan po ang bating pong Bible verse na ating nabasa. So, ibig sabihin, 40 days and 40 nights po kasi yung umulan sa buong mundo. Dahil makasalanan ng tao, yun ang isa sa pinakamabigat o pinakamalaking parusa ng Diyos sa buong mundo. Nagpadala siya ng napakamalawak o napakalaking pagbaha sa buong mundo na halos ay kinamatay na lahat ng mga tao, ng hayop, ng mga nilikha ng Diyos. Yun. Halos devastated lahat ng nilikha ni Lord that time. At nakakalungkot yun kung makikita natin yun personally. Kung makakapagana tayo dun sa panahon na yun. It's just, sad, nakakalungkot, diba? Yung mga ganun pangyayari. By the way, to make a long story short, 150 days na natili sila Noe doon ng sa baha hanggang sa masadsad o mapadpad sila sa isang napakataas na bundok doon sa pinakaibabaw ng bundok. Doon na padpad yung barko. At laman ng barko na yun, ha, yung si Noe
kanyang pamilya at saka yung mga hayop na pinagtititipon niya. Ewan ko na kung pati mga insekto na risama niya doon. Pero, yun nga, pagkalabas nila doon, wala ng tubig after 150 days, humupa na yung tubig. Sa hagunay dito sa amin, ang salita siya, kumati na yung kay tubig. Yan. Meron pong pangako ang Panginoon kila Noe at sa kanyang pamilya at mga hayop na pinagtitipon niya sa barko. Yun. Tatlo po yung nakita ko na pangako para ma-summarize po natin siya. Number one, abangan ngayong linggo. Gagawa ang Diyos ng kaparaanan upang makipagtipan siya sa mga pamilya. Ang nangyaring great flood sa panahon ni Noe ay hindi na mangyayari pa sa ating panahon kapag dumating na ang wakas. Sabi kanina sa research, ang rainbow daw represents hope. Kapag nakakakita tayo ng rainbow, dapat pala isaisip natin na may pag-asa pang darating.